Marhaba, good afternoon po sa inyong lahat. Andito na naman si Kuya Nyo Marhaba. Sa mga baguhan sa aking channel, don't forget to like and subscribe, share, comment down below at pakiclick na rin yung notification bell para ma-notify ka tuwing mag-a-upload si Kuya Nyo Marhaba. Ang video na ito ay i-dedicate ko kay Winnie Antido. Siya po yung nag-request ng video na ito na gawan ko siya ng vlog. Pero kung sensitibo ka ay skip mo na lang yung video ni Kuya Nyo Marhaba, at alam ko na marami na naman basher itong gagawin kong vlog na ito. Kasi ang pag-uusapan natin ay nai-inlove din ba ang mga lalaki kapag pumatol sa bakla, o kaya mga iba't ibang klase ng bakla. Yan po ang ating pag-uusapan natin. Ganito kasi yan, Winnie Antido. Kasi maraming klase ng bakla. Meron, sabihin mo na lang, bakla na gay talaga siya, gay na gay, aminado, nagpapahaba ng buhok, na kumbaga tanggap niya na bakla na siya at gusto niyang maging babae. Kumbaga yung katawan niya lang ay lalaki, pero yung deep inside niya ay babaeng-babae siya. At meron naman yung pamintang buo at saka pamintang durog. Yung pamintang buo na sinasabi ni Kuya Nyo Marhaba, ito ay yung lalaking-lalaki siya, itsurang lalaking-lalaki talaga siya. Hindi niya pinapahalata na bakla siya, pero kapag nalasing na siya at nakakita na siya ng pogi or guwapo na crush niya talaga, ay lumalabas na ang kanyang pagkabakla at ito ay sumusubo na. Yan yung pamintang buo na sinasabi ni Kuya Nyo Marhaba. Nakikipag-girlfriend din siya, ganyan, pero may kahinaan din pagdating kapag tungkol na pag wala nang nakakakita ay at kumbaga may pinupuntahan siyang iba, at ayun, lumalabas na ang kanyang pagkabakla at sumusubo na yan. Yung pamintang durog naman ay yung halatang halata mo na na bakla siya, kilos niya, pananamit niya, nagme-makeup na siya, ganyan, nagkikilay-kilay na siya, nagli-lipstick-lipstick siya, kunwari foundation na yan. Yung halatang halata mo na, pero hindi niya pa rin inaamin na bakla siya. Paminta na durog yun. Yun yung pamintang durog. Yan. At saka ito na, yung kung magiging bakla ba, magiging posibilidad din ba na magiging bakla ang lalaking pumapatol sa mga ganyan? Depende rin yan ng maisasagot ni Kuya Nyo Marhaba. Kung lalaki ka talaga, lalaki ka. Kahit pumatol ka kasi sa bakla, minsan may pumapatol sa bakla kasi alam mo na kailangan niya ng pera. Sad to say ay karamihan naman talaga na pumapatol sa bakla ay ang habol lang sa kanila ay pera. Aminin nyo man na o hindi, nagpapakatanga lang kayo or mahal nyo talaga kasi, o kaya may napapala din naman kayo, naliligayahan din naman kayong mga LGBT na yan. Karamihan talaga lalaki sila, pero may pangangailangan sila. Ang may kasabihan nga eh, ang lalaking gipit sa bakla kumakapit, ganun ba 'yon? ayun, naaalala ka lang kapag ka may kailangan siya, nagpapasweet lang siya pag malapit ng sahod mo. Ayan. At alam ko nagtatagal kayo at ngayon pa lang masaya ka, bandang huli, mga ilang taon na kayo, marami na siyang nahuthut sa'yo, nagatasan ka na, iiwan ka na niya yan. Pag marami na siyang nakuha sa'yo at nakakita na siya ng mas mayaman pang bakla siguro, or nakakita na siya at gusto niya ng magbagong buhay, nakakita naman na siya ng mamahalin talaga na papakasalan na babae. Ayan. At saka yung mga, eto pa, Winnie Antido, meron din talagang lalaki
na pumapatol sa bakla, paminta talaga siya kasi yung feeling nila is mutual. Paminta siya, paminta din yung bakla na yon. Kaya, kumbaga, swak lang sa kanila. Anong tawag na lang, swak talaga, nagmamahalan talaga sila. Pero, hindi ako sang-ayon sa mga ganyan, kahit marami tayong mga kaibigan dito na LGBT, kahit iba share na sukuyan yung marhaba, ay hindi ako sang-ayon. Tama na yung alam mong bakla ka, wag ka nang assuming na magiging babae pa. Marami kasing mga bakla na alam nilang bakla sila, pero nag-a-assume pa sila na kala mo babae, ganyan. Tama na yung tanggap mo na huwag ka nang magpaka-babae at meron ka namang itlog dyan, meron ka namang hotdog dyan na tinatago. Ang tawag sa kanila ay shemale. Babae sila pero male ang kanilang hotdog. Yan. Yan yung mga yon. At ano naman yung mga ginagawa nila sa pamamagitan ng, alam mo na, sa gabi, sa kanilang pagtatalik. Siyempre, nagbabatutaan din sila. Kapag paminta to paminta, nagbabatutaan sila. Pagkatapos ni bakla, si lalaki naman ang babatutain. Kumbaga ay pag naipalabas ni lalaki ang kanyang gata-gata, si bayot naman o kaya si paminta ang gagahasa at babatutain din ang kanyang partner. Pero kapag ito naman yung yung lalaki lang na pumatol sa bakla, syempre yung lalaki lang ang bumabatuta doon sa bakla na yun. Yun lang yun. Medyo mahangin, pasensya na kayo ha. Nandito kasi ako ulit sa disyerto, ang favorite place ni Kuya Nyo Marhaba tuwing hapon, kasi pinapanood ko po yung sunset. Kung gusto nyo pong makita po, share ko po sa inyo. Ayan, sunset siya ngayon ulit, at pinapanood ko po yung Dead Sea. Dito muna ako hanggang lumubog yung araw. At yan naman yung accommodation ko lang, malapit lang naman sa akin. Iikot ko lang kayo ha. Kahit medyo mahangin, pasensya na kayo. So, anyway, hanggang dito na lang yung vlog ni Kuya Nyo Marhaba. Sana ay nagustuhan mo, Winnie Antido. At kung sino yung makapanood ng video na to, ay okay lang kung i-bash nyo si Kuya Nyo Marhaba. At ito naman talaga yung real talk lang tayo dito. Wala tayong, alam ko, maraming nasasaktan. Pero ito naman yung totoo talaga na nangyayari. Diba? Yan. Nagsusupsupan din sila, syempre, of course, Winnie, nagsusupsupan din nila kung paminta, paminta to paminta. Pero kapag ka lalaking lalaki yung pumatol dun sa bakla, si bakla lang yung sumusupsup at siya lang yung binabatuta. So anyway, bye-bye, hope na gustuhan nyo or naasarba kayo or nasaktan kayo sa aking video. Real talk lang tayo talaga dito, inuulit ni Kuya Nyo Marhaba. Okay lang, tanggap ko na kung mag-basher ka dyan o hindi mo patanggap talaga sa sarili mo na ganyan ka. So anyway, I love you all po and see you later to my next vlog. At mag-comment ka din sa baba kung may gusto kang ipagawang vlog ni Kuya Nyo Marhaba para magawan naman kita ng video. Ito, iikot ko lang kayo ulit saglit dito. Medyo matagal-tagal yata yung video ni Kuya Marhaba. Ayun, nakaupo. Inarthritis yata ako. Ayan. Ikot-ikot ko lang kayo saglit para maipasyal naman kayo dito. Tignan nyo po yung sunset po. Oh. Diba ang ganda? Ayan. Dyan po yung Dead Sea at saka yung accommodation ko. Nandito ulit ako sa disyerto bundo-bundok. Ayan, shout out pala kay bayot ako ka pero rakista. Bakit wala daw sa kanya doon, hindi ko daw siya na shout out diyan. At shout out kay Rosalie Green Vlog, lagi nanonood sa akin, at saka si Ann Lopez,
thank you for watching me, and sa lahat ng mga nanonood kay Kuya Nyong Marhaba sa Saudi Arabia, sa Pilipinas, at saka sa lahat-lahat sa Hong Kong, sa Korea, Kukudi Master, hello, Rosary is, shout out sa inyo dyan, at saka sa lahat ng mga kaibigan ko dito sa YT, at saka si Frankie Corpus, shout out sa iyo dyan na kabayan. So, see you later po. And magpapaalam na si Kuya Nyong Marhaba at magpapahinga naman na. Tama na muna ulit yung pag-vlog-vlog, ah.